ng Hagard ko, nagmamadali po ako, nag-grocery pa ako, and then I have to take Charlie sa magpaano siya, magpa-groom. Ganon. Anyway guys, today's video, magluluto po tayo. Yes, magluluto tayo guys. Kasi dapat, gagawa lang ako ng bagoong na isda. Eh, kasi lang, nung pumunta na ako ng store, para akong na-overwhelmed. Overwhelmed. Ganon. Anong sabi? Yeah, nakita ko yung mga ano dun, para sabi ko, wait lang, magluluto na lang ako ng ano, ng bulalo, tapos magluluto ako ng paksiw, tapos magluluto ako ng, ayun, may nakita akong lato or whatsoever, di ba? Tapos meron din akong order ng lumpia. Kasi dito sa Pilipinas, dito sa Amerika, guys, parang nagpa-part-time ako naman. Pag, ano, pag wala akong ginagawa, yung ganun pag buryong-buryo ako, nagtitake ako ng orders ng lumpia, pancit, tapos, ano pa ba? Yun lang, tapos nagdodorda siya ako. Kasi diba tayo, mga Pilipino, we are very known. Yung ano natin, pagkain dito nung tayo sa adobo, sa lumpia, at saka pancit. Eh yun, pag may mag-o-order sa akin, may birthday, kunwari, kaldereta, lumpia, pancit, ganun. Eh this time, magta-try tayo gagawa ng 20 dusina. Yes, 20 dusina. Narinig nyo yan. 20 dusina na lumpia. Kasi merong mag-o-order sa akin. Eh, yun, gagawin ko na lang din siya today since day off ko naman and tomorrow babalik na ako sa work. So, for sure, madaling araw na ako matatapos. Anyway guys, so, here is our thing. Galing ako ng store. First of all, ito yung gagawin nating bagoong. Bagoong na isda guys. Kasi, dito kasi sa Amerika, ayoko yung mga bagoong nila. Tsaka, since then, mas gusto ko yung ako mismo yung gagawa. Kahit wala tayong ano, kahit wala tayong ano tawag doon, yung kahit malayo tayo sa dagat, ganun, maano pa rin ako, naggumagawa ako ng paraan. Kasi dapat talaga, ganun guys, lalo na pag may pamilya ka, kailangan marunong kang magluto. Anong sabi? Marunong magluto? Yung totoo. Sabi ko na na. Yeah, gagawa ako ng bagoong, tapos since wala tayong ano dito, wala tayong dagat, ito yung lagi kong ginagamit guys, sea salt. Sea salt yung lagi kong ginagamit. Teka lang ha, kasi yung anak ko tawa ng tawa. I'm sure yung isa doon may ginagawa na naman whatsoever. Eh, wala. Wala pala. So, ito yung gagawin natin. So, para-paraan lang, tapos may lato. O, di ba? Ganito yung lato dito. Parang, para gusto kong ma-feel na nasa Pilipinas lang ako. Sobrang miss ko na yung Philippines eh. Pero, wala tayong magagawa. Tapos yung paglalagyan natin dito, ito. Bumili rin ako doon sa dollar. Tumigil na kasi. Kasi lagi siya nakatawa. Ano nangyari sa anak ko? Videographer ko. Tawa ng tawa. Tapos yun, ito yung panglumpia natin. Ano siya? Manok lang siya. Chicken lumpia yung gagawin natin. Ito yung lumpia wrappers. Yan, marami yan. Wrapper. Tama ba? Ganun. Tapos ito, yung isang to sa jewelers ko. Tapos ito, meron din kami, may dumating na tulingan to sa amin, sa atin eh, tulingan sa mga Bisaya. Hindi ko lang alam kung ano to sa Tagalog guys. Pero ito, alam ko sa Bisaya tulingan. Pag dito naman, baby, puta. Ano da? Ayun, tapos ito yung mga sahog-sahog sa ano ko, lulutuin to. Tapos nung pumunta ako ng Asian store, bumili na rin ako ng ano, ng danggit. O, diba? Parang nasa Pilipinas lang ako, no? At meron na ako ano, meron na ako toyo. Binigay sa akin ng ano, binigay sa akin ng auntie ko. Pero, ayun, inano ko na lang. Parang dinagdagan ko na lang since ando na rin naman ako. Tapos yun, sabi ko, parang nasa Pilipinas lang ako. Meron ako mga snacks ng mga anak ko. Tapos ito yung mga sahog. Mais, and langka. Oh man. Yung mga junakis ko mahilig sa ganito. So ayun. And later on, ay magluluto pala ako ng bulalo. 'Di ba sabi ko magluluto ako ng bulalo. Ayan na lang guys, ah, talagang pasaway yan eh. Ito. Napakapasaway talaga ng jewelers ko niyan, ewan ko ba. Ito yung mais. Yung ano natin, yung pangbulalo natin, nilagay ko na siya, ano, pinakuluan ko na siya kasi matagal eh. Gusto ko yung talagang sobrang,
kasi matagal ko talaga siyang pinakuluan. Eh, anong oras pa naman yun? Dito mag-aalas dos pa lang. Mamaya pa naman kami mag-dinner. So, yan lang as of now. Pero, babalik ako mamaya para ipakita ko sa inyo kung paano ako gumagawa ng bagoong na walang dag. Tubig lang, guys. Tubig lang katapat yan. Tsaka si soap. Yun lang talaga yung katapat niya. Lagi na akong gumagawa ng ganyan dito. Babalik na lang ako mamaya. I'll see you in a bit. Hi guys! I am back! Nagbabalik ulit ako. Diba sabi ko nga po, gagawa tayo ng bagoong isda. So, ito na. Matagal ko na ano kasi nagluto pa ako ng ulalo, tapos paksiw, tapos nag-ready pa ako ng panglumpia natin, ganun. Ito na yung pinaka-last. So, ito guys, since wala naman kasing dagat dito. Dagat sabi ganun, no? Ito, silver fish ang ginagamit ko. Silver fish, tapos hinugasan ko po siya ng maraming asin tsaka tubig. Konting tubig lang. Para ano? Para yung talagang maraming asin. Para yung naramdam mo pa rin yung dagat. Ganun! Anong sabi? Anyway, ilalagay natin dito yung ano, yung isda. Yan. Kaya ganyan siya guys. Kasi ano ko na yan. Hinugasan ko na siya kanina. Ayaw kasing mangamoy. Para walang amoy, di ba? So, anyway, yung ano pala, ilalagay din natin sa paggawa ko ng bagoong. Kasi, ano lang ito eh, bagoong akin. Ayan, so ito, meron tayong sisaw. Ito yung ginagamit ko talaga. So, yan. Nilalagyan ko na maraming asin. Hindi ko na tinatansya. Basta maraming asin. Eh, kailangan naman talaga ano eh, maalat, di ba? Tapos, ayan. Dito lang na, mix-mix lang natin yung hagard na hagard yung fresh lock ko, guys. Paano naman kasi hindi hagard yung fresh lock ko? Sa sobrang dami ko ba naman ginawa eh. From grocery to luto, ganon. Daming asin, no? Grabe, kidney ang kalaban natin nito. Pero, minsan lang naman to, ano? Minsan lang naman natin, minsan ka lang kakain ito. Hindi naman lagi-lagi araw-araw, ganon, di ba? Tapos, yun, pag kumakain ako nito, mas masarap to pag nilalagyan mo ng kamatis. Oh my God, ganon. Tapos, pag may kalamansi ka, my God. Kaso lang, wala eh. Bihira lang akong makakita ng kalamansi dito. So, yung ginagamit ko, lemon na lang. So, yun. Kailangan i-ano mo talaga siya. Sa akin lang to ha. Hindi ko lang alam kung paano ginagawa ng iba. Kung hinuhugasan din ba nila. Mas gusto kasi yung hinuhugasan ko yung ano eh. Yung isda ng asin tsaka tubig. Para ano, hindi talaga siya mangamoy. Dahan-dahan lang ha. Huwag namang sagarin. I-mix-mix lang natin to guys. Mix-mix mo lang talaga siya ng ano. Ayan guys, so nagtutubig na siya. So, yung nagtutubig na yan, yun na yung asin. Yata. Diba? Parang huhugasan mo lang siya sa asin. Ay nako. Usually, inano ko lang itong video na to. Kasi ito yung ginagawa ko everyday. Ay, everyday tuloy. Sa buhay ko dito sa Amerika. Kasi yung vlog ko is all about travel, family, friends, ganon, cook, food, so, ayun. So, ginagawa ko lang itong hindi para whatsoever, okay? So, yung mga nasa Amerika dyan, alam nyo na, pwede nyo rin gayahin. Basta, ano lang, dahan-dahan lang. Baka naman, ano, so, parang na-mix ko naman siya yata lahat, parang hugas naman na lahat. Sino? Eh ano nga ba? Ibag-buo nga, diba? Eh, nagbo-brown na siya, oh. Tapos, ewan ko lang kung paano gawin to sa probinsya. Sa, alam nyo na, sa Pilipinas. Tapos, guys, tatanggalin natin yung excess na tubig. Ayan. Pagpasensya niyo na yung kusina namin, ha? Kasi bago nga lang kami lumipat dito, naglipat ganun. Tapos, hindi pa namin masyadong naayos lahat. Tapos, kunting press lang, pero huwag nyo masyadong anuhin para matanggala yung tubig. Kunting ganyan lang. Huwag nyo anong baka madurog yung ano nyo, Diyos ko, yung bagoong nyo.
Huwag mo naman masyadong anuhin. Ano ba yan? Huwag mo masyadong diinin. Oh, diinin daw. Huwag masyadong diinin. Kita niyo guys, yung ano, yung tubig niyo. Ang dami, oh. Ang dami na to. Gusto ko talaga yung dry. Yung wala na talagang tubig. Yung gano'n. Tsaka mas masarap naman to kasi ano, bibili ka dun sa tindahan dito. Mahal na nga. Alo, ang sama-sama ako. I mean, mas okay na yung kayo yung gumawa. Alam nyo kung paano nyo ginawa. Alam nyo na. Hindi natin alam kung paano nila ginagawa. So yan guys, i-ano muna natin yan. Baka meron pa. And tapos, ito, hugasan ko kaya, sandit lang guys, yan. Tapos, maglalagay ako ng suka. Yan, butasan natin. Huwag niyo akong gayaan kung paano ko binubutas yung suka. Naubos na yung suka ko sa, ano ko, sa paksil, tapos... Naiinis pa ako kasi yung junakis ko tsaka drawers ko eh. Kung pupunta sa kusina, Diyos ko! Tapos lagyan niyo ulit ng asin. Ayan. Ayan lang kasi grabe no, kalaban talaga natin dito. Duha muna ako ng ano. Kalaban talaga natin ito, ano? Kidney. Wala tayong magagawa eh. Wala kasing ano. Sobrang kiyata ng asin. Ayan yun na eh, sabi nyo, para hindi rin mga mangamoy. Tapos, yun, antayin kong mag-ano talaga siya, mamix talaga lahat yung suka tsaka asin. Guys, itapon ko lang yung tubig dito. Ayun, mo, ito yung tubig. Itapon ko lang yung hindi ko talaga alam ha, kung ganito yung iba magawa ng bagoong isda dito sa Amerika. Pero ganito ako eh. Yan guys, parang naano na siya. Na-mix na lang. I mean, wala na. Datunaw na. Ang gamit ko talaga, sea salt para ano. Para ramdam mo yung dagat. Ramdam mo yung Pilipinas. And then, ilalagay mo yung isda. Diba? Ilalagay mo yung isda. Lagay mo yung damihan ko yata ng suka. Yan mo na yan. Para mas matubig. Mix-mix mo lang siya. Ganun. Wala nang ano to. Wala nang sukat-sukat na kung mag-alan na yung ano. Ilalagay yung suka. Tsaka asin. Basta sa akin, basta hindi mangamoy. Yun na yun. Ayoko kasi nangangamoy. Tapos after ko nito, ilalagay ko to sa ano. May nabili ako sa Dollar Tree na ano. Na, anong tawag yun na? Glass na bowl? Bowl? Something? Tapos, ilalagay natin yung luya. Jar. Tapos, lagyan natin ng bawang. Mm-hmm. Yan lang. Kung nagtataka kayo, bakit ang daming luya? Ayoko talaga na, ano, tama, malansa. Yan yata eh. Hindi kasi, hindi ako masyadong ano sa Tagalog kasi... Bisaya makuday? Bisaya makudong? Bisaya makuday? Tinan nyo, parang naluluto siya sa ano? Sa suka. Okay lang kahit nadamihan yung sabaw. Kasi ilalagay naman natin ito saan. Tatanggalin na natin yung suka. Malapit na to guys. Madali lang itong gawin. Promise. Tapos, i-drain ulit natin. Nasobraan niya yung asin. So, ang gagawin ko sa asin, itapon ko muna. Huwag na itapon dito na sa jar. Yan yung paglalagyan natin. So, pakita ko sa inyo guys, ha? Nadamihan ko siya ng asin kanina paglagay ko ng suka. So, yan yung asin. Para hindi naman tayo maklik. Ako na yung lagay lang. Tapos, i-drain nyo ulit.
rain. O, diba? Dahan-dahan lang. Parang ano lang ba? Parang pag-ibig. Dahan-dahan lang. And then, kuha ulit tayo ng kutsara kasi ano ba't naman na nalagay sa utak ko at pinasok ko yung kutsara dun sa ano. Ay, nilagay ko sa... Tapos, ilalagay mo siya sa bowl nyo. Diba? Isagad nyo, guys! Okay? Isagad nyo para hindi ano... Parang ano lang siya, yung pansit. Hindi yata. Dalawa yung binili kong ano kasi baka hindi kakasya. Pero palang... Palang doon eh. Parang kakasya naman yata. Tapos yun. Ay, ano nyo talaga? Isiksik nyo ba? Isiksik. Don't mind our kitchen talaga ha. Tapos, nilalagay ko to sa ano? Sa garage namin. Pero, syempre, nakabalot din siya. Binabalot ko siya ng parang dark. Yun kasi yung sabi nila, ano ba yan? Para naghihirap naman ako sa pagtanggal ko sa mga isda. Yun yata yung sabi nila eh. Kailangan ibalutin mo siya ng ano? Madilim. Parang madilim na kahapon lang. Tapos yun. Yan, may another nag-excess na mga asin ha, tapon ko ulit. Para, hindi na tayo masyadong ano. Tapos, yung sabaw na vinegar na may nakatunaw na asin, yun yung ilalagay nyo sa... Bago-ong akin lang to ah. Dati gumagawa talaga ako nito minsan binibigyan ko sa kaibigan ko ganun. Hindi dapat ganito yung lagyanan eh, pero gusto ko sumulang hangin nakakapasok. O, di ba? Bongga ka, dai. May dalawa na akong jar. Yan, tapos ilalagay ko yan sa ano, sa garage namin. So, I'll see you again a little bit. It's me again. If you're over and over again. Now, this is the third part of this video. Tapos na po ito. Last na talaga to. OMG. Talaga na nanakit ko. Sobrang sakit na likod ko. Natapos ko na rin yung lumpia natin, guys. Yung ginawa ko tawa ng tawa. Ewan ko ba sa mga to? Napaka-disturbo. Ewan. Anyway, ito. Short na. Here is our lumpia. So, ganito ko siya dinadala sa mga ano ko. Alam niyo na. Tapos ito, ipapasok ko pa. Andito yung mga lagyanan. Yan, guys. So, you see? Dito sa America, to be honest, I work 96 hours a week. 96 hours a week. No kidding, guys. So, pero, you see, gumagawa pa rin ako ng paraan para makakuha ko ng extra ng, ano, extra income. Kasi kailangan natin yun eh. Kung hindi ka masipag sa America, you're not going to survive. I'm telling you that. Anyway, guys, again, thank you so much for watching this video. Please don't forget to subscribe, like, and share this video. And pindot na rin yung bell ring, no, para updated kayo sa mga upcoming video ko. That will be it tonight. Tonight kasi gabi na. So, again and again, it's April Bulana. Maraming salamat po!